Ayan, magandang magandang araw ulit sa lahat. Isishare ko lang to, may nagtatanong kasi yung sa ratio daw ng yung ito, yung nitrifying orobiotics na ginagamit sa tubig. So yung ratio kasi, kung meron ka namang 4x4 meter na pan, yung 5 grams is enough po yun. Pero ginagawa ko dito para manatiling malakas itong mga 2 inches ko tsaka 3 inches. So ginawa ko to dahil ini-experiment ko po yung pagre-ratio. So para din magka-idea ko kayo kung paano gamitin itong probiotics na to. Yung dalawang klase kasi to lagi kong sinasabi, yung nitrifying aqua maintenance. So may perto 350 grams. Yung kulay green, itong may kulay green na ito, Nitropix, is for water. And then yung aqua maintenance naman, yun po yung hinahalo sa feed. So ngayon, ang ginagawa ko dito ay nilalagyan ko lang ito ng 1 grams. So yung 1 grams, dalawang gamit ko siya kasi malit lang naman ito eh. So tinantya ko na lang. Ngayon tinatanong din nila kung ano pong laman ng probiotics. So bubuksan ko lang yung para sa tubig. So magde-demo lang ako ng kota. Ayan, may panukat ako kasi sinusukat. So ganito siya. Unti pa lang nagamit ko pero lumalaki na sila ng maayos. Minsan pwede naman ganito, direkta. Ito ginagawa ko, kumbaga discretion yun na rin na itry. So pwede yung sundan or pwede rin na pag-aralan nyo on your own po. Pero ako minsan ganito ang ginagawa ko. So nitrifying naman siya. And basta may aeration po siya. Ito may flowing water na nagagaling dito, submersible papunta doon, at bumabalik siya dito. So ikot-ikot lang yung tubig. So dito rin, sabi nga nila mahirap daw alagaan ng 2 inches. Oo po, sa beginner. Pero sa akin kasi kayang-kaya ko na siya. Maski 1 inches pa yan, kayang-kaya kong alagaan. Ayan. So parang ganyan lang din, naglalagay din ako ng onte. So ito po yun. Ayan, yung Orobiotics Aqua. Na, medyo nabura na siya eh. Naano ng tubig kasi yung probiotics na odor fixing. Minsan kinukulture ko siya. Minsan nilalagay kasi kung wala pa ako na culture, dinedirekta ko na lang. Pero mas better ko pagka na-culture siya. At least 8 to 12 hours bago ilagay sa pan. So, ito siya. Ayan. Ito yung sa feed sa ano naman. Kulay red naman, nakalagay maintenance. Aqua maintenance. Ito po yung nilalagay sa ano po, sa feeds. Kinukulture muna siya 8 to 12 hours bago ilagay. And ito naman yung sa tubig. So laging pair po ito. Hindi nawawala, laging magkasama tong dalawang to. Yan. So dito ko sila nilalagay minsan. Kung mapapansin nyo rin, yung mga isda, hindi sila nakalutang, mga ganon. At lagi silang nasa ilalim dahil gumaganda yung oxygen sa ilalim. Kasi sa yung microbes, ang pagkakaintindi ko, itong mga microbes na ito, sila po yung nagde-decompose ng mga waste dun sa tubig. Kahit yung waste food, yung pagkain hindi naubos, ganyan. So, medyo challenging kasi crowded po sila dito. Ganun pa man, ginagawa ko lang to para po kabisaduhin yung ratio nito. Kasi dapat na pag-aralan nyo rin to. Kumbaga, pakiramdaman nyo na rin yung inyong mga isda. So, sa akin, so far, ang nangyayari, nagiging maganda yung kondisyon ng isda. Pero mga ganitong kaliliit na lalagyan, hindi kayo makakapagpalaki dito. Ang magandang gawin dito ay mas pag lumalaki sila, ililipat sila sa mas malaki pang lalagyan. So itong mga ginagawa to, halimbawa to kung paano po magkapag-practice dito. Yun lang po. And then sa mga gustong sundan yung application ng Nitropix saka yung aqua maintenance, mag-create na lang ako ng GC and then ipopost ko na lang yung link para po makapag-join yung mga gustong magpa-tutorial. So mag-tutorial lang tayo sa mga application nang sa ganun may share naman ako sa inyo, may tulong na konti kung paano ba paggamit ng mga aqua maintenance saka yung Nitropix. So yun lang. So kahit saan kayo kumuha ng sa Fingerlings naman, magre-recommend po ako sa inyo ng mga mapagkakatiwalang hatchery na siyang pwede nyong pagkunan. So ako na lang ay mag-tutorial na lang sa inyo paano gamitin yung probiotics natin.
para makabisado nyo yung sa tubig at saka sa feeds. Yun lang po guys, and i-display ko yung number ko dyan at pwede kayong tumawag kung sakaling nasa inyo na yung mga gagamitin para mag-guide ko kayo ng